Alright mga Majer, magandang araw po sa inyo at welcome po sa aking channel. So for today's video ay may papakita ko sa inyo yung aking ginawa na DIY na disc brake bracket for conversion. So ito po ay ginawa ko lang. So sa video natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong bracket na ito at yung procedure kung paano ko iginawa yung bracket. So ayan. So mga Majer, meron nga po pala akong na-upload na nung naggawa ako nung disc brake conversion ng aking CT100, yung tricycle. So hindi lang ako nakapag-video kung paano ginawa ito. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. So ayan mga Majer, panoorin nyo lang yung video at baka may matutunan kayo na kahit kaunti. So ayan mga Majer, kung bago po kayo sa aking channel ay click nyo na ang subscribe button at notification bell para palagi kayong updated kapag may mga bago tayong video na i-upload. So ayan mga Majer, let's do this. Okay, good morning mga Majer. Gagawa tayo ng bracket ng disc brake. So yan, kumuha ng kapirasong karton at guhitan yung pinakang stopper ng gagawin nating bracket. So yan po yung sa may brake panel ng front shock na brake drum. So pagkatapos niyan ay butasan natin. Butasan lang yan gamit ang kutsilyo or anuman na pwede nyong pambutas. At ibalik uli dun sa shock fork. At ngayon naman ay bubutasan natin, kunin natin yung butas, guhitan natin dahil bubutasin natin yan. So ngayon ay binubutas ko na yung para sa ehe or axle ng ating disc brake. Ngayon naman mga Majer ay ibalik natin yung gulong or ikabit natin yung gulong para masukatan natin yung para sa caliper. So step by step lang muna tayo para maganda ang ating magawang bracket. So meron na po akong hinanda na glue gun. So ayan, gagamit tayo ng glue gun para madikit natin yung extension para dun sa bracket. So dito mga Majer ay kukunin natin yung para sa butas nung caliper. Sipatin natin kung tama ba ang brake pad dun sa rotor disc.
So ito na mga major yung kapirasong cartoon para sa ating pattern. So ayan, ididikit natin yan gamit ang glue gun or kung wala naman ay glue stick. Ayan. So ayan, lagyan po natin ng marking para sa butas. Okay. Anong ginawa mo? Masimasi. So ayun, ito mga major yung bracket na pinagdugtong-dugtong natin gamit ang glue. Ililipat na lang natin sa isang pattern. So ayun mga major, ito yung ginawa natin ng bracket. So ililipat na lang natin dito sa malaki para isang pinta na lang. Lalagyan na lang natin ng design. So yan, ito na yung bracket natin. Major yung pattern na ating ginawa. So ngayon ay pag nagawa niyo na to, pwede niyo yang ilipat sa bakal at magiging na siyang ganito. So ayun.
So ayun mga Majer, kung halimbawa naman wala kayo ng mga power tools katulad ng grinder, barena, mga drill bit or kung anong gagamitin nyo, so pag nagawa nyo na ang pattern, so ayan mga ang pattern na ito, so pwede nyo siyang ipagawa sa mga nanggagawa nyo katulad ng mga latero sa welding shop yung may mga power tools. So babayad na lang kayo kung magkano maging labor. So ipapakita na lang ninyo yung pattern para magawa nila at magigisin na siyang ganito. So hindi na kami mahirapan. So ayun mga Majer, hanggang dito lang ating video. Sana ay meron kayong natutunan kahit na kaunting kaalaman. So ayan, see you next vlog mga Majer. Bye bye.